Karon kadlawa mao ang Pentecost Sunday. Ang atong tema ang kalayo sa gugma. Karon ang mito sa Pentecostes, ang Espiritu Santo ikonsat sa mga apostoles ug sa mahal na Birhen Maria. Humana na tayo si Jesus, nabugnaw ang mga tinunan. Kadaghanan kanila, mimunog na sa buhat sa misyon. Ang uban, mibalik sa naandang kinabuhi. Apag saat ang Ginoong Jesucristo. Nasayang pagkaya balik sa langit. Iyang ipaganaog ang Espiritu Santo. Ituman ni Jesus ang iyang saat. Bikunsa ang Espiritu Santo ngadto sa mga tinun-an ug dito na usab ang dagway sa kalibutan. Dawaton nato ang Espiritu Santo sulod ining Santos Kanisa uban ang pagsalig na kita usab pagbagto iha ni Kristo. Palihog manindog alang sa tuong Santos Kanisa. Sa mga puna, sa puto, sa mukha, kung sa walang buhat, sa kinahilang buhat,
sa ekonomiyo o kung sa kamalian ng may tulay sa kanyang mga anghel at mga santos kung kayo nyo kayo suon ang inyong iampo sa Diyo ng ating Diyos. Kaluyan pa ito sa Diyos na makagagawang sa kanya kung pasayukon sa ating mga sala dalpulong kapitan niya tantos at inamunday. Amen. Hantod sa bahang ura. Amen.
tinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Sa pagabot na sa adlaw sa Pentecostes, ang tanang magtutuo nagatatigong sa usa ka dapit. Usa kalit dihay bidahunog gikan sa langit sama sa makusog na huros sa hangin. O kini binugot sa tibuok balay nga ilang gitibungan. Kunya nakita sila daw mga dilang sa kalayo na nanugdol diha sa nakausa kanila. Silang tanan na puno sa Espiritu Santo kung misugod sila pagsunti sa nagkalain-laing pinulungan sumala sa gisunti kanila sa Espiritu. Sa Jerusalem, dito'y mga Hudiyo na reliyoso kaayo gagikan sa nagkalain-laing nasod sa kalibutan. Sa pagdulog sa mga tao sa kabanha, nanugog sila ug labihan bilang katingama kay ang taksa-taksa sa mga magtutuo na kasultiman sa taksa-taksa nila kapinulungan sa mga namati. Busa sa dagong kahibulo, mingon sila. Dili ba kagagalilyaman hindi mga tawhana? Ganun nakasultiman sila sa atong taksa-taksa sa mga pinulungan? Dinhi ka na to may taga-partiya, Media, Ilang, Mesopotamia, Hodiyo, Kapadusya, Ponto, Asya, Prebya, Pampila, Ehipto, o mga dapit sa Libya, doon sa Sirene. Ang mga nato taga-Roma ng mga Hodiyo o mga Hintil na nakabig sa tinuuhan sa mga Hodiyo. O mga ipipila ka nato na taga-Kreta o Arabia. Apan bisan pa niini, kitang tanan na kadungog kanila na nagsulti sa atong tagsa-tagsa kapinungan may tungod sa katingalahan mga butang na gibuhat sa Diyos. Ang pulong sa Ginoo. Oh.
Kinudlok ikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Corinto. Busa pinahamlan ng ibaluan ninyo na ang tao nga gimanduan sa Espiritu sa Dios dili makatulo kang Jesus o walay makasugid nga sensus mao ang Ginoo gawas kon manduan siya sa Espiritu Santo. May nagkalain-laing mga diyas na espirituhanon apan maurang espirituha ang naghatag niini. May nagkalain-laing paagi sa pag-alagad apan maurang ginhua ang gialagaran. May nagkalain-laing katapos sa pag-alagad apan usara ka Dios ang naghatag o katapos o tagsa-tagsa alam sa tanang pag-alagad. Ang matagpusa nagtagan o pipila kailanganan sa presensya sa Espiritu alam sa kaayuhan sa tanan. Kay si Kristo sama sa usa ka lawas na may daghang bahin apan usara ka lawas bisan kung nagkalain-lain ang mga bahin niini. Sa samang pag-aagi kitang tanan mga Hudiyo o mga dili Hudiyo, mga ulipon o mga dili ulipon gibunyagan niya sa usa ka lawas pinaagi sa maobyag ng Espiritu kung ipainom kitang tanan sa usa ka Espiritu. Ang ulo sa Ginoo. Salamat. Pentecost Sunday
from the word penta, meaning 50. 50 adlaw gikan sa pagkabanhaw sa atong Diyos sa Kristo na itabo ni gitawag na ito Pentecostes diin ni kunsad ang Espiritu Santo ganto sa mga apostoles. Now, kung naminaw mo pag-ayon sa unang pagbasa, inyong nagunggan na yun ay mga Hudeo na nagikan sa nagkalain-lain na kasikwit ng mga nasod na nagtapok gantong panahuna. Naliman, tumod kay atong panahuna, ang mga Hudeo nag-commemorate o usaka ka sa ulugan. Ilang dihandong ang paghatag sa Diyos gantong itawag na o dekano kanang Ten Commandments. Kung makinundong mugikan sa Sinai, sa bukid sa Sinai, pagkalaob ni Moises, ditunod ni Moises ganto sa mga Israelita ang gasa sa Ginoo, unsa nga gasa ang iyang mga subo. Kaya ang iyang mga subo, maumang yung mga tabang ang mahanay ang usa ka komunidad. Sa usa ka komunidad, kung walay rules, walay balaod, nakubsyan sa nagubot ang komunidad. Mao na ang balaod sa Ginoo, makatabang ang ma-organize ang usa ka kapilipan. Apan niya itong puntuha, inila dihandong ang pagdawak sa usa ka lindot na gasa, doon na pa'y mas lindot na gasa ng hinatag ang Ginoo. Kung sa mga gasa, walay lain kung dili ang Espiritu sa kamatungan, ang Espiritu Santo, diin mikunsag nagto sa mga apostoles. Tanawan ninyo ang sinabi niya kung unang pagbasa. Ang mga apostoles nagtapok sa usa ka lawak na kitangkahan, nagtapok sila sa usa ka lawak na naman, ay nahadlok sila na sila patyon, nahadlok sila na masasama sila kay Jesus, kay ilan isang sakos, kay sila mga disipulo ba ni Kristo, mga sumusunod ba ni Kristo. But you know, the moment the Holy Spirit descended upon the apostles, sa panahon niya, kung sa niya Espiritu Santo sa mga apostoles, kung sa niya hitabo, they go out from their comfort zones. They were not anymore afraid. Mahadukon sila, grabe ang ilang kabalaka, pero pagkusay sa Espiritu Santo, nawala ang ilang kahadlo, nawala ang ilang kabalaka. Kung bigawa sila sa safety na area ngayon ng una-una, kukunsay ang lingkat, they proclaim the word of God, they proclaim the love of Christ. Pipila na sa punto ni Inimbaong kasaulugan ng Karo, may tungod sa Espiritu Santo, taghatag ng mga matuklo, gagasa na hihatag ka ng Espiritu Santo, apat maghatag lang po ninyo ang tulong ka mga mahindan ng buta, kanunay ka lang magigitan sa ating pagpapahuli. Una sa talan, akong pahinundo ninyo na panahon sa pamilyan, nadawak ka ba na po ang Espiritu Santo? Sometimes sa ubay, maghula-hula ng Espiritu Santo, nadawak na po panahon sa confirmation, panahon sa kumpirma, but-but na o hindi na tinuon. Gano'n man, tungkol kay, kailang ubay, nagrasyahan na magdaghan ng mga talento, bisag wala pag ikumpirmahan. Ang uban niya ni kumpirmahan pa kung dili kasto, dili makumpirmahan. O na, kung tanaw na ito, una sa tangan, ang Espiritu Santo na dapat na yun ato panapunta sa ating bulyan. Dira sa kumpirmasyon, dili ko na ang gasa sa Espiritu Santo na ating nadawag, hindi ka sa Diyos. Now, mo ni unang punto nga angay na kong hinunuman. Una sa tangan, kung dawato na po ang Espiritu Santo, inatibukan na po na dawato ang Espiritu Santo sa ating kinabuti. For sure, we will go out sa atong mga comfort zones. Sa atong mga tanaw na po, safety na area. Sometimes, sa uba na po, mag-play safe, ang uba na po, ganahan po, safety na area. Maghapag po, konkreto na example. Doon ay mga kapatid unang daghan na mas ipilit nila na mulayas, dili na magpakita sa ilang ilaw, labi na kung mabuntisan. Ganun man, mahadlok man ang responsibilidad.
mahadlo man yung gana kung sa'y gana na ka, mahadlo yung gana commitment ba, pinapakabukong na ibaman kong dali, pinaraman ka buka na yung yaman eh. The rest pa nga na wala ang ibel. Eh mahadlo yung commitment, mahadlo yung responsibilidad. Pero kung talaon ba yan ako, ako kung ikon, hindi mo mahandaw sa'yo tinamuhi ha? Pero talaon ba yan ako? Kung ba't talaon ako sa una ba, kanong katuwa kung makapahintihan ka niyan ko? Wapay basa, nakiumara, pati man hadlo na baro mong responsibilidad, pati man hadlo makibiyo, kaya napo, pakawo ka na, o kumilino ninyo, makusunod ba na? Pero talawa ninyo ang kiling mga tao na dili mahadlo ba na mudawag sa gasa sa Espiritu Santo. Dili na magpaka-claim safe. Lain pa niya na kung dira sa akong mga departamento, kung na ay mga buwang-binuang, isimple man ang iba ninyo magpakahilong na asa ba po na trabaho, kaya ba, hindi na ito ang makialam kay para, what? Kaya nang, para dili kong tamalao, magpaka-claim safe na ba, pwede na mula ko kayo mga kauban dira, kalimuang na sa trabaho, niya magpakahilong na ka, I tell you, if you truly receive the Holy Spirit, you will go out in your own persons and you will not be anywhere afraid to spread the word of God, to spread the love of Christ. Ikaduha ang punto. Ang matag-usa ka na po na kadawa, ugasa ikan sa Espiritu Santo. Kung kining maugasa, dihatag ni para sa matag-usa ka na po, dili lang para sa akong kaugalingon, kundi alam sa kahimsahan sa katilintay. Ibutan na po sa konteksto sa Santos Gamisa. Kung tanaw ninyo sa uban na simbahan, nindot kayo ang mga kanta, nindot kayo ang mga choir ba? Pero ang mga tao, dili makakanta sa kanta sa choir. And I tell you honestly, sukwahin na sa litudyo sa Second Vatican Council, kaya nagtawag na itong active participation. Kung saan pag active participation sa mga tao, kung ang mga pwede ay nakakanta, tinutindot pa minawag, pero sila ay nakanta, di ba dapat panahon sa Santos Gamisa ang mukanta ang tibuok na katilimban sa Diyos? But how could we see kung sila naghibaw sa kanta, pinataas ang tipo, di na ako ang parokyano sa kubod. Okay na kayo, kantabol ka na mga kanta sa kukul. Ingon ko rin, pasalamat ko rin kami. Sakto-sakto rin yung kanta. Kaya kung dili ka sa kong, grabe ko yung kanta, yung yabag sa bahay, yung yun ka magkakanta. Ako ba ako na malamayo, makauban yung bahay yung kanta. The same thing with liturgical mister. Kung ang liturgical mister, yung kantang salmo, mataas kayo, saan mo nagpagapas sa mga tao? Samo ka kung gamay na ginawaan, api na rin mga bakod. Tinunay na ba? Tinunay rin yung napuntuan eh. Naunta, asa mo muna utang? Wala, example na yung simahay ba? Asa mo muna gamutan kung unsay nagasa na lihatan sa lupo ninyo? Gamitan na alam sa kahimsahan sa katilimban. Ayaw sa inyong personal na interest. Kaya naana, dili para alagaran ang inyong pagalingon. Naan ng paunggasa para alagaran ninyo ang Diyos sa kanyang kakawapan. Ikatulo ang katapusan ng grupo. Ang Espiritu Santo sa kanunay, naghatag ka ng paunggasa sa pagpakigiuli. Gift of reconciliation. Kung mauna na pinagunggan sa ating Ibanghelyo karoon. Diha sa ating Ibanghelyo, giingnan, gihwipan ni Kristo ang mga apostoles disanunan sa pagpasayo sa mga sala, dawatan ninyo ang Espiritu Santo kung kinsa ninyo pasayuon, kaya kunatawahana pagkapasayuon usap sa Diyos. Ang dili ninyo hatagang pasayo, dili usap hatagang pasayo sa Diyos. Mga isun ko na ni Kristo, sa ating tinabuhi, I'm not sure kung nasulti ba nila ko ninyo, pero kung sa invitation, na nagdihok ang Espiritu Santo sa inyong tinabuhi. Una, in particular nila kung mga makasasala. Una, kung makasala ka,
maulaw na. Kung makasala ka, kamao ka kamaulaw. Pero kung nakasala mo, kung iya, tanaw ninyo nga, dili na mo maulaw sa inyong huwag kasala, ay natinig nyo mawala din mo, Espiritu Santo. Bakuna, posible ka kanyang salaa, na di mong habit ninyo, o na nagdili na mo maulaw. Ikaluha, kung wala na ninyo na hitong habit, posible ka na nagdaman mo ba, kanyang namanib na bitata, na kung kayo namanib ta, wala na nato nag-iisip na sala. Kung tinuod niya ganito ang Espiritu Santo sa kong tinamundi, kamao pa na maulaw. Ikaluha, kung galiho ang Espiritu Santo na ito, distorbuhon ta ang mga salata. Dili ta mahiguna, dili ta makatunghang ko, dili ta makapasayo sa akong isip ka tao. Actually, galiho mo dyan ang Espiritu Santo. Tanawa rin na makakita mo sa inyong kontra niya, malikay mo, makita mo sa inyong tigyanahan. Eh kung pa galiho ang Espiritu Santo, di na nyo bakiyon. Mulabay na mo, mura man ang mga sinigan para insensitive. Gabi siya nakasala, ang inyo, biyawa-yawa na mo, ibalikas na mo. Milabay na rin mo, mura ba kayo, lihtap ko ba? Pero kung galing ang Espiritu Santo, daapa ng kakulba, daapa ng mura, kaya ba, bakiyon mo, kaya ng kakonsensya sa itag-spag sa ako galing mo. I tell you, istoryo, dili ni siya na mo higala, kailan na mo, kusa kay doktor nga maglibog ni kay Dili, doon mo tawa kung bisa kung sa nga mga kwan ba, mga umutabang sa mga boss dito sa Mindanao, kaya nga ito dawa kung mga professional team ba. Kung sir, doon sa kwan, kaya nga, dok, kung sa pamayipita, mo na ko, ano, matahan ang mga doktor, pero, simple, you know, using the same matters, yun siya. Brother, kung parang mo, brother, at dito ko po dyan sa Espiritu Santo, brother. Kaya ngayon sa kadlaw na hinong kayo kung mawanawa. Itulong pagkalit ang luha ay di pakita mo sa ginoo ba ang iyang mga kasaypanan na ginuha. Huwag na, kabinuang siya sa inasawa, iyang mga anak, barta na ihata. Wala, di siya, panahon na ihata, di siya panahon ay tananig, panahon, kung nasa ay bigyan ko ta, di ko siya ganahan muli at sa hospital, kuwag ko siya muli sa iyang budget. Kaya, nakaambo siya na, patay, naku ako tayo kagulang sa pamilya, naku ko kayo kagulang nila. Kaya, may mo siya, may promise siya sa iyo kung galing mo, may promise siya sa iyo, masugod niya rin, mamawi ko sa iyo. Buha ko na pagkanan, kung dahil makapubre na magpatambay, hindi ko magpabayad. Normal na ako nung mabayaran sa hospital, pero kung gawa sa hospital, hindi ko magpapayag, libre na ako. Yun siya, pwede na kibaw ka, kung isang mamatay ko ang kinamuhin ka, hindi pa din ko pabayag sa ito o sa sala ang aking buha. Ay nako kung sila ang aking buha. Pero at least, kung mamatay ka din ko, gusto ko mamatay ba sa ikaw o mag-inamuhin sa kinamuhin. I'm sure, kung matag-usakan ako, itandong sa Espiritu Santo. Kapag nagpangutan ka, kung nagpatanto, papunta. Kinawunta ang tumutan ako, Espiritu Santo, na maglibo sa ating kinabuti. Ayaw ninyo tumuti ang Espiritu sa kagigit, kamo ay maghahalik ninyo. Ay tanyo, lamit ang Espiritu sa kagigit, eh, may makakita ninyo, enjoy mo perni, pero panandali ang ligaya na ng mga pagkakasala. Ang Espiritu sa Ginoo, ang Espiritu Santo, ang ikatulong persona sa Santisima Trinidad sa kanilay naghatag kayo na po sa tinuloy at talipay. Kinawag ko ang tao. Palimbalito, katulong kanila, katulong nagatuo kami sa Saka Diyos sa mahal at makagagahong sa kanilay pagbubuka sa lahat ng sinita kung sa tanang makita at hindi makita nagatuo kami sa Saka Diyo sa Kristo kong tumanak sa Diyos, iyanak sa mga suwat na kapitigan, Diyos ka sa Diyos, kahayag ka sa kahayag, matuod na Diyos ka sa Diyos yung matuod, iyanak na ilukha ko sa kinahihan sa mahal, kinaan kay niya na hindi mo ang kanan, kung kailangan mga tao alam sa kutalawasan, may kailangan siya ikan sa langit, sa nalang sa Espiritu Santo, kahit mo siya
sobre nós que prega um daí no hospital. Não virá que dá se a sua boca não pode ser pegada. Pega a tua cheia para pegar do bolo. Sei que a tua padrão é mais não chora, mas tu vai dar se na cara. Os achados lá mesmo, que é rico, que se possa amar. O bairro que chora, mas vai a hora. A tua boca, que se amava bem, que se amava minha cara. De minha amiga, não é para pensar. Pega a tua cabeça, se foi pensar, foi. A minha boca, a garrafa, que se atira por ti. Pega a tua cabeça, se amava, que se amava. Nunca se amava, que se amava. De cinco baixões de manhã. Me sou indicado de Santa Propriedade. Pega a tua comissão está. Santa música, a tua boca, a sua boca, a sua mãe. Pega a tua missão está ruim, a aliança para ser igual a essa parceira. O barulho da missa para cada vez mais alçada na minha pai. O que se tira com isso, a minha pai. Amém. Mas a tua quinta calúnia do Espírito Santo, não pode ser pegado a tua quinta batuva e se puxar a sua mãe no livro que está. E vou pegar o homem do Espírito de novo. Alam sa mga nangulo sa atong simbahan, na nangitang paglaong o kaugmaon, diha sa pagpuyo sa Ebanghelyo ni Kristo, mag-ampo kita. Ating Espiritu Dito. Alam sa mga nasod na nangitang kanipay, kaupayan, o kagagbawan, diha sa iyang kasinatian, tungod sa kaubriwan, kagutom o gubat, mag-ampo kita. Ibuhuan ang Espiritu Dito. Alam sa akong lawi sa pagtuo, isip ko sa kasimbahan. Uban ang Padre John Sergio Laura, masinati o mailhan na nato ang tinuod na hulagway sa Isias, pinaagi sa akong mga gagmay simbahan ng katilingban, o pinausap sa akong magugihong pagpangandam sa ikalawang sinulo diyosisano. Manimbasok ng kakita, paghako, aron makabot nato ang mga manimundanong lapang, alam sa pagbago sa atong lupang na simbahan na ginumala sa atong obispo o mga kapatiran, mag-ampo kita. Ibuo na ako ang Espiritu Dito. Niling panahon din gihulga kita sa COVID-19 na unta mo salik kita sa kaayos sa Diyos na iya kitang talian o panaligdan, mag-ampo kita. Ibuo na ako ang Espiritu Dito. Alam sa kalinaw sa kalitutan o pagbunong sa kumat dito sa nasod sa Ukraine na nagdala kadaotan sa dalang biktima ni ini, hilabi na ang mga kabataan, mga kababayanan, mga masakiton, o mga katigulangan, o nga ang pagdugmaay o pinasalo ay maghari sa kasing-kasing sa dalang katawahan, mag-ampo kita. Ibuo na ako ang Espiritu Dito. Alam sa itong mga nihalin ng mga Jesuon, na nangitag kaluntungan o balik Kristo o paglaong sa pinagawing balay katapusan, mag-ampo kita. Huwag na ako ang Espiritu Dito. Diyas sa kahilong, atong parayo na grasya sa Espiritu Santo, gawata, kaya pirasunod sa atong bayay, tungkol sa managatong hindi kahilay, tumungkak ninyo diyas sa kahilong, parayo ang tabang sa Espiritu Santo. Kami na ang narektan pagkatapos sa kabanay, makapatuloy ang kahirusahan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo nga o Diyos, sinuha na ang imong Espiritu ulilaap ka na mo ibubuka sa among mga labyo ang pagdito sa mga pulong sa pagay o pagpasalamat ka rin mo. Tiyang ni Pangayon, pinaging Kristo nga ang Ginoo. Thank you.
sumul pagabuk kamu, ada maafkan kesepitisi lewat orang kesenjut samhan, nama kagagabu kesepitisi. Tubuh di rumah setusanku, semala sesuatu yang pada magugang tapang tidurkan namun semuanya semester yang isang tisyo kumbang padayakan namun sa kanan kamatulungan ini ang pangayo na aking Kristo ang Ginoo. Ang Ginoo manaakan ninyo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat ka sa Ginoo ng ating Diyos. Santos nga mahal, Diyos nga kung kayo makaragahan sa kanil, ay makaano kayo, na magpasalamat kami kanino, kanina yung sa tanggapi. Ugawagay kami kanino sa dugang kasadya. Kay kalmadlawa, dihatag mo ang Espiritu Santo kanila, na bitilig mo na iyong anak na sinago. Tinaagi sa pagpakitambit nila sa pinahuli sa iyong buktong anak. Kung sa iyon, inundihin kita misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw. Hinihing adlawa sa pagsubod sa nahinig sa mga simbahan, ipadayag sa inyong Espiritu matutong sa pinagkatawahan ang usaw at matukog na Diyos. Undihin mo niya nagigan sa gagahang pinulungan sa mga tao, mahiro sa atingog sa patina sa usap na lamang kapag buong. Kung busa, taliwala ang nagalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagsadya ang iyong kalimutan, ugubay sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa iyong himaya, duyog sa iyong malayunong na pag-awit.
ang misteryo sa pagtuo. Yeah.
kami panuna, ang inabangan sa panuoy, mahalikay kami kanulay sa sala, o malilayusot na kasama, sa mga kanya na paabot kami ng malaon, sa pagbalik na sa Kristo, amang kanyang lumos. Thank you.
Espiritu Santo, magdugang pagpuno sa Santos na kalawa, alak sa mga kalawasan ng buhay, hindi ang pangayon, inaaling Kristo ang salamat sa Ginoo ang pasigulong sa mga Birheng Maria, pinagiging Santos Kanisa. Sa alam sa Purong Parogo ni Pederlito, puto ipanagat ng mga sunod ng mga pasalamat. Una sa tanan, pasalamat sa itong silibrante ng Rambutaga sa itong Santos Kanisa, Padre Trumson Galawa. Pasalamat na pasalamat sa mga nanindo sa itong kapilya, nangulo sa halat, mawang taga District 8. Pasalamat sa itong mga new ministers, itong choir, itong altar servers, o tanatong tanan ng Sipa, bisan po naguan o bihalat, at o pasalamatan sa Sipang Papa. Kaya malo, kinsa itong wala pa ng Sipa sa itong pamilya, tungkol sa uwan, apay misa unyang palis dito sa itong parokya, alas 5 sa hapon. Kaya mabimpil sa itong kapilya, karunsunod, si Mana, karunsunod sa Bado, mao ang taga District 9. Pagdagandagan niya mo, kay daghanta mga tinulungon, tungkol na din itong doing the construction. Kaya nyo kung ako na itong kapingan, itong kapilya, kay daghan na takot ng mga tayas, no? Kung nalipay na ang manuman na ito ng puta, nagawa ng puta at sugod kay kaning nagadaw sa itong mga tayas, kaya kaning magigit-ginit, wapot na bumi sa pinto, dapat na na-spray ng pintal, tabunan ito na ng inyong mga malilapit, pero papel o karton, o hindi pa pisikal, kaning kilit, kaway lapot sa itong pagpintal, no? Kunya, salamat kayo sa inyong pagpuas na pagsuporta na nainanin ang dagway sa kapilya. Hindi na orang kudiga, orang ipinong kapilya. Kunya, kasi kanahan mo place o para ni Chandelier na nagbitay dito ng ring. No? Ring din siya. Kahulat ang Espiritu Santo anak o isa'y kanahan na yung place. Kunya, salamat kayo sa kapatayong ng mga pledges sa itong proyekto sa buba sa itong kapilya. Malipay yun pa kayo ng itong Diyos at itong patron sa Sagrada Pamilya. Daghan na doon salamat sa inyong tanong. Ginabing ka sa ulo sa birthday o wedding anniversary, Mansali, na itong panalangan. Kaling kumalino, wala. Kung maula ko, pwede na kami naman sa Santa Sinusa, pwede na mga ang ginuho, wala ka